Kumustay naman natin ang sitwasyon ngayon sa Naga City na matinding hinagupit ng bagyong Christine. Makakausap natin sa linya ng telepono si Gio Robles. Gio, we understand na kaya hindi ka pa makapag-live on cam dahil masama pa yung signal dyan. Kumusta kayo dyan? Brownout pa ba? Mahina signal? Higit sa lahat, mataas pa ba ang baha? Alam mo, Mean, sa mga oras na ito at simula kaninang umaga ay hindi na umulan dito sa lungsod ng Naga, pero lubog pa rin sa baha ang karamihan sa mga lugar. Alam mo, Mean, mabagal yung pagtupa ng tubig, lalo-lalo na dito sa Ninoy and Cory Avenue. Ito lang yung malapit dito sa may Bicol Central Station, Mean, kung saan nalubog din yan sa baha. At apektado nga yung biyahe ng mga bus papunta sa mga kalapit na bayan dito sa Camarines Sur, maging papunta ng Metro Manila. Mayan, walang kuryente sa maraming lugar dito sa Naga. Wala rin, pahirapan din ang supply ng tubig. Kulang na rin yung pagkain ng mga apektadong residente, lalong-lalo na rin yung malinis na inuming tubig, Mean. Dahil walang kuryente nga, Mean, unstable rin yung internet connection. Sa mga oras nito, Mean, as you mentioned, hindi din tayo makapag-live, no? Dahil kahit tayo ay nalubog din sa baha yung sakya natin, yung mga kagamitan natin, dahil hindi natin sinasahan yung pagtaas ng tubig. Nasa lugar tayo ngayon, Mean, supposedly, hindi ito yung lugar na madalas binabaha, pero nung kasagsagan nga ng pananalasa ng bagyong Christine, yung ulang dala ni bagyong Christine, ay biglang tumaas din yung tubig sa lugar kung nasaan din tayo ngayon. Along tayo ng Cory, ng Ninoy and Cory Avenue sa Naga. Gio, doon lang sa yung concern lang natin, no, yung may mga natrap ba tayong mga kapatid hanggang ngayon na lubog sa baha? Paano yung pagkain nila? Nakakalabas ba sila para makabili ng pagkain, or meron bang naibibigay o nasusupply na pagkain sa kanila mula at least sa LGU? May mga ibang residente kanina na nakasalubong natin habang naglakad-lakad na tayo, kasi we tried na rin na maghanap nga ng area kung saan makapag-charge dahil walang kuryente. So may nakasalubong din tayo kanina, halos hubot-hubad na sa Mean. Around 2 PM lang daw sa na-rescue, sa bubong na daw sila ng bahay nila natulog. Kasi Mean, pahirapan din yung pag-penetrate ng mga rescuer sa mga binahang lugar kasi nga sobrang taas ng tubig. Kaya yung iba, Mean, nagtiis lang talaga sa bubong ng kanilang mga bahay. Yung ibang mga bahay dito, may second floor, pero maging yun, inabot ng tubig baha. Ganun kataas yung inabot ng tubig dito. May anong kasagsagan nga ng ulan. So, kanina, nakasalubong natin si Mayor Son Legacion sa kaisa ng truck. Nag-ikot-ikot na sila. Sinabihan din natin sa concern ng mga residente nga na kailangan na pagkain at sapat na inuming tubig. And sabi niya sa akin, from afar, nagsisigawan na kami from afar kasi gusto rin niya na ako marinig. Sabi niya, on the way na daw yung mga pagkain, tubig, pinaayos na lang nila. Kasi ngayon din, kulang din ng mga truck, kulang din ng mga rubber boat or mga rescue boats para magatid nga ng tulong. Well, if we come to think of it, Mean, hindi lang to hundreds of people yung nangangailangan ng tulong. Thousands of residents ng Naga City are in need of food and drinking water. Ganun kalaki yung kailangan at tugunan ng LGU din. Kaya ngayon, maging yung mga non-government organizations ay nagtulungan na rin. Kahit nga may tuon sa ibang mga residente, dito sa lugar natin, may malapit na storage facility na nagtitinda sila ng mga frozen goods. Pero kaninang umaga, nakita natin na ipinaminigay na nila to, Mean, sa mga kapitbahay nila o sa ibang mga residente na nalubog sa baha. Kesa naman nga sa masira, para at least makain na lang din. Gio, short and sweet, dahil kulang tayo sa oras. Sa mga oras na ito, just how high yung flood waters? Lagpas bubong pa ba? O kahit pa paano nag-subside? Kahit sabi mo nga ay mabagal yung pag-subside. Pero hindi naman na lagpas ng bubong. Oh yes, Mean. Definitely hindi na lagpas ng bubong. Good news, kahit papaano nga ay bumababa na rin yung tubig. Yung mga sasakyan na nakita natin na lubog noong Tuesday night, ngayon nasa
nasa gulong na yung tubig. Nakikita na rin natin yung ibang mga daan. And so far, sana nga ay mas bumaba pa yung tubig at maging passable na yung mga daan. Yeah. Alright. Maraming salamat at ingat kayo dyan ng iyong team, Gio Robles. Mga kapatid, mean Los Baños po. Huwag magpahuli sa mga balita at impormasyong dapat ninyong malaman. Para sa mas malawak na balitaan at diskusyon, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.